Yeah, magandang hapon. Ito kasi shout out nga pala kay Sir Noel Abilino sa kanya kasi to. yun nga, hindi na ako nagbihis, pagkagaling ko ng bayan, ito diretso gawa na. Ang problema ko ngayon, naghihingalo na yung aking mga O-rings. Kukunti na. Kaya, wala nang mapagpilian. Ito yung sa kanya, threaded siya. Wala kayong makikita ang hilang dito, maliban lang doon sa ginawa ng Taurus. Yun nga, ang isa pa, ito nga yung isa. Yung gauge na naman, naiwan na naman doon sa shop, hindi na naman binigay sa akin. Kasi ito po, hindi ko na pinabutasan dito sa offset kasi meron na siya rito sa receiver niya. Okay naman yung thread niya. Para makita ko may dumi kasi isang beses tayo nagkaroon ng problema dyan. Ayan, ang gagawin ko na lang dito, lagyan ko ng teflon. Ito, although ito yung o-ring niya, wala na tayong exacto. Pero ano naman yan eh, since halos permanent yan, at yun, nilalagyan ko rin naman ng teflon dito para tumigas yung kanyang siguradong kailangan gagamit ang mga wrench bago makalas, kasi importante rito stable. So lagyan natin ng grasa muna. Yan. Buuin na natin, kabit natin 'to. Yan. Diba, ito mare, medyo matigas ang ano na ito kasi hindi masyadong kumbaga, yung o-ring nakakalaro siya. Ayan oh, sakto naman. Kundi ako nagkakamali. Ayan. Kanina kasi hindi ko maidiretso na ganyan, nang pakamay lang. Akala ko dadaanin ko pa sa gato eh. Diba? Nung palagyan ko ng grasa, ayun. And then, lagyan ko ulit ng ano, lagyan ko ulit siya ng gauge. Ito, M10 to. Ayun, ang ganda. Okay yung gauge niya. Buti, sakto meron pa ako rito. Ano, hindi. Hindi ko mabubuo to. Kung wala na akong M10 na ano. Ang available na kasi natin, M8 na. M8 na thread na ng gauge. Buti may natitira pang isang M10, kukunin ko rin naman yun sa shop. Hindi nila binigay sa akin, eh akin yun eh. Buti meron isa dito. Ayan. Lagyan natin siya dito. Output gauge po yan. Meron naman siyang industrial plastic, kita ko, sa loob. Ayun. Kaya lang, tingin ko, hindi naman abot talaga sa gauge yun. Hindi naman abot yung gauge sa kanya. Ayan, medyo, ano, baka abot na. Ang dami kasi natin nakapilang gagawin. Kaya, ano ko. Ito kasi yung mga nakaraan, medyo maraming marami tayo naging commitment. Kaya, pero dire-diretso naman yung pagigawa ko. Talaga lang. Talaga lang kulang tayo sa oras. Tsaka ano, ako rin kasi lumalabas. Bumibili mga ganito. Teflon akong bumibili. So, ayan na. Thank you.
Mista. So yung ganoon lang kabilis. Tapos ilalagay na natin ito. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano kasi nakaset na siya sa 1200 PSI. Ayan. So hanggang doon lang, sagad na. So pakamay lang lahat, no? Ayan o. Tingnan nyo maigi kasi sabi ng iba nakahinang daw. Ayan. Dahil ako daw si Boy Hinang. Ayan. Wala nakahinang dyan ha, maliban doon sa receiver ng Taurus ha. Hindi ako naghinang niya, yung Taurus mismo. Ayan. Ito yung ginawa natin dyan. Ayan. Yung offset na yan o. Wala naman hinang dyan. Walang wetang dyan. Medyo nakakapagod kasi abusan ako ng teflon tapos nang gagawin ko na bumili pa ako. Yan. Sa ilalim po yung gauge niya. Yan, okay lang naman. Kasi ganoon lang talaga ang PCP. Meron sa ibabaw, meron sa ilalim yung pwesto ng gauge. Pero dito, since doon siya talaga tatapat, ano kasi, magkakaibang po ng regulator, bawat regulator, depende ng ano. So, hindi po masyadong tapat. Pihitin natin ng konti para tumapat. Tayo natin. Konti-konti lang naman. Okay na naman siya. Oh, gitna na eh. Gitna na eh. Kayang-kaya pala ng kamay. So, ganyan siya ngayon. Ngayon, ilagay natin. Ito lang yun. Simple. Ito, dito natin nilagay yung kanyang mga bulb. Tapos yung may ibabaw na ito. Yan. So, ito na siya. Ito yung kanyang bulb. So, okay din naman yung tigas na bulb niya. Ito pala yun. Hindi ka lang nakita. Andito pala, wala pala sa shop. Ito pala yun. Kung laki oh. Laki na rin siya. Ang laki kasi 5 masyadong mataas yung kanyang hindi mo basta makikita kasi nasa 5,000 PSI eh. Ito, pinalitan natin, 3,000 lang.
sunutin natin para sure tayo na sentro. Kulang ng konti na lang. So ayan, hindi masyadong tapat, pero okay na rin. Tingnan natin kung ano, okay naman. Dito yung screw niya para sa stopper. Kasi habi natin to, parang naglalaro lang tayo. Gagawa tayo nito, parang naglalaro lang. So, hindi masyadong obligado yung ating mga kaibigan na talagang as in, kailangan malaking bayad kasi mahirap. Hindi naman ganun. Ito, okay na siya. Titestingin natin lagyan ng hangin kung wala na singaw. Kasi nga, okay din naman yung ano, sa experience ko, pag nalagyan ng teflon sa ilalim, wag lang sa ibabaw kasi medyo mananabog yung ano, yung medyo mananabog yung teflon pag nilagay mo siya sa mahinang parte. So sa ilalim siya para magsilbing umangat lang yung oring niya. So testingin natin, lagyan ng hangin. Hanggang ngayon, di ako makapag-pump para ma-exercise ako. Kasi yung aking pump, hiniram, parang ang gusto ngayon, utang na lang daw niya. Eh, binili ko yung para sa akin talaga yun na gagamitin ko sa hunting at dito, parang silbing exercise ko. Pag hindi, yung sa airgun ko man lang, ma-exercise ako. Kaso parang naagawan ako. So, ito, okay siya dito. Yun nga, nilagyan natin ang teflon doon sa groove ng ano, ng o-ring. Okay siya, walang singaw doon. Ano yung kasi sumisingaw dito sa walang teflon. Dito sa puno ng valve. Doon siya sumisingaw. Ay, meron din. Biglang sumingaw siya, oh. Ngayon lang. O, yun, oh. Dito sa parting ibabaw. Ayun, oh. So, ganun po talaga. Pagka... dito, wala. Ito lang talaga, oh. At saka dito sa puno. Okay po yan para mabilis maubos yung hangin. dalawa silang sumisingaw. Yan naman mo, saglit lang naman yan. Pagkabukas ko niyan ngayon, next attempt, sure, okay na yan. Kaya ano lang yan, alisa lang natin yan ang hangin. At mamaya, sure yan.
Alam niyo naman ako, yung una ang guwan ko, at bumigay siya doon, yung pangalawa, sigurado shoot na siya. Hindi na siya makakasingaw. Alayin lang natin, mabawasan pa yung hangin. Sige, mabawas ka pa dyan. Yeah, next na ano ko, next na move ko dyan, wala siya kasi masunod. Saka dito, kasi sa puno kakalasin din dito. Di ano na tayo dito. Nakakagulat lang, dadandahanin mo siya kasi baka tumalsik yung rubber. Ayan na yung rubber niya dito sa puno ang swing. Kaya dadandahanin mo siya at pag maluwag na siya, didiretso na yan. Ayan, ayan na ng kamay. So dito natin unang kakalasin. Ayan, hinihinay nga kasi ako. Pag nilagay ko sa gato, magagasgasan yung offset. Ayan. Kaya dito ko muna siya. Ah, yun, ako ka. Diba? And then, so, ayan. Ang ganda naman ang seat ng ore. Kaya lang, bumaba siya, konti. Sinisilip ko kasi baka may maiwan doon. Baka may maiwan na sediments. bumara pa sa ating valve. Magkakaproblema tayo dyan. Di bali kung nasa akin pa, pag nasa customer na, hirap na. So ito, lumog pa siya eh. Pero talagang ganitong oring lang yung tapat sa kanyang, medyo makitid yung groove kasi niya. Kaya, kailangan kasi yung o-ring nakakalaro ng konti. So ayun, dadagdagan mo ng konti. Dadagdagan natin ng konti yan. Sure naman yan kasi nasa lubang na lang. Kung ang o-ring natin is exact, okay sana. Kaya lang, syempre yung mga kailangan marunong tayong ano kasi napakahirap lalo na ang gawa ng shop ganyan yung standard nila. So hindi natin maikuha ng saktong talagang oring siya. Ano kung nga dyan sa mga susunod bibigyan ko na lang size layout yung ano natin yung shop para talaga sakto na. Ang problema mo lang dyan kasi bawat ano ng o-ring, nag-iiba-iba ng sizes ng mga kasama niya. Hindi ba pare-parehas? Minsan may malaki, minsan, yun, alangan. Hindi mo wala palagi yung alanganin yung sukat. Kaya tayo na yung mag-a-adjust. Basta naman yan ay naisip mo ng maayos, okay na siya. So, yan yung palagi ko sinasabi, lagyan ng grasa para hindi madamage yung rubber parts. Saka ano na yan, kontra sa kalawang. Kasi waterproof po yan. Hirap na ngayon iyan. Ngayon natin mahirapan tayo. Tama ito. Kailangan na igato talaga ito.
Tapos kasing igato mo yan, magagasgasan na yung pintura ng offset. So ayan, okay na, tuwid na. And then, yung singaw dito sa puno ng ano, yan ang gagawa natin ang paraan. Ayan, dito po sa puno ng bulb. Dito na yun, kahit na galing pa sa factory. Pagdating na nakalas mo, binalik mo. Meron na kaagad siya. Yun, nagkakaroon na kagad siya ng pagbabago. Kaya, kasi ang napansin ko, ayan, lagay niya ng ano, sobrang taba, hindi na siya makapaglaro. Kaya, kapag, may mga, ano naman, instances na nabubunot yung ganito na okay naman talaga. Meron lang din ganito, na pag ikinabit mo, sumisingaw, kahit nilagyan mo pa siya ng grasa. So yung ganito, same ano, procedure pa rin, nilalagyan ko siya ng teflon sa groove para umumbok siya. Masyadong makapal, pero yan. Sapat para mawala yung konting singaw. Konti lang naman eh. So, hindi na siya mababangasan sa ilalim. Sa ibabaw na lang, may grasa naman. Natin siya dyan para makapaglaro siya. And then, konting grasa ulit. Binibilisan ko kasi mamaya. May bisita tayo. Punta daw sila eh. Yan yung mga tropa nating hunters na yung sinasamahan natin. Darating daw sila. So ayun, yun na yung ano niya. Yun na yung sagad niya. Pero magabay pa rin. Iikpit lang yan pag hinangina na. So yan, hangina natin ulit. So, okay na. So, ayan siya. Buo na siya, barrel na lang. At saka yung barrel kasi madali lang yan.
tingnan natin kung saan yung barrel niya. Ito. Ito. So ito, nakakabit pa nga yung ano. Grabe naman to. Ay, kakabit na rin natin para ano, masigwa kasi pag hindi po. So, ayan. Nakaano siya talaga. Oh. Kasi para stable talaga yung barrel. So, ayan na siya. Napakaganda ng barrel. Lagyan natin ng grease. Kita nyo, kinakalawang siya kagad. Manipis yung pagka-blood. Kasi, ano na kasi yan. Eh? Mas produce and then tinitipid na kasi nga magastos na yung so halos sakto ang problema kasi pa kanya ang kanyang silencer magyan natin ang silencer. Pero may silencer siyang kasama. Ano kung mayroon? Reducer. Di ba, lewag na yun? So, dito ko muna. So, ayan na. Ayan na yung kanyang, ano. Ayan o. So, kita nyo, ayan siya. So, medyo makilis. Bagyan natin ang tornilyo. Puputukin natin. 1,000 PSI pa lang yan ang nakalagay. Kasi observe pa natin yan kung walang bibigay sa ano, kung walang sisingaw. Kasi ba, dapat bago natin ipadala as much as possible ay nasa ano na talaga. As in good na siya. Gagamitin na lang. Yun ang ating inano. Kaya nga nagumawa rin tayo ng target range natin para natitesting na rin natin bago natin ilabas ang unit. So ano to? Malakas to kasi wala sa inisip to. Tsaka oh, parang may singaw pa siya dito. Ayusin ko pa yan. Pero importante, buo na yan at pumuputok na. So, ito siya. Oh, kita nyo? Oh. Oh, kita nyo yan, lakas na yan. Konti pokpok lang yan. Oh. Pag nilakasan ko yung palo niyan. Oh. So, yan. Hanggang dito na lang. At si Sir Noel Abilino. Oh, shout out sa iyo. Ito na 'yung airgun mo, lalagay ko na lang sa araw 'yan. Bukas may shipping tayo. Bukas, hindi pa na bukas. Sunday. Saturday kasi palagi ang shipping. Titingnan ko 'to. Parang sabi niya, lagyan na rin ng barrel band para mas maganda, mas cute siya. Naka-barrel band na rin. Pero itong ganitong ano, kahit wala na siya, floating barrel siya, naka-float siya, okay pa rin siya. Kasi maiksi lang yung barrel eh, tapos ang haba ng naka-ano sa receiver. Ayan, ang haba nung nakapasok sa receiver. Pero ganoon na rin natin at siguro, mas maganda nga naman kung ganito yung lalabas. Ayan, oh. May barrel band. Ayan. Parehas yan ang ano. Pwede nga pagpalitin. ito ay kay Sir Bonao. Ayan, makikita yan. Kay Sir Bonao. Okay na. Nakita ko po ang problema, Sir Bonao. Nakita ko po yung problema dito. Talaga pong ano, maubos yung hangin niya kasi nakalangan yung firing pin ng isa sa mga ano, yung sediment na pinag-anuhan sa pagtitrend. Kaya po, pumasok sa kanya. Hindi talaga pong ano yun. Sorry po at hindi yun nangyari. Hindi kaagad siya
Siguro po, yun ay natira dito sa loob. Tapos, anong na-process, yung ginagamit na, doon na siya, yun yung kumalang na siya. Kaya, babaon po yung sa crystal ball. Kaya, ikakaroon po talaga ng sigaw. Kaya, pasensya na po kayo at nangyari po yung ganon. Hindi naman po talaga yung sinasadya. So, hanggang dito na lang yung video natin. Kay Sir Abilino, ito, CityNet. CityNet, ano po? Sige po, maraming salamat sa inyong manonood.